As the gospel says us, stay away. Paki-greet naman ang inyong mga katabi ninyo ng good morning and stay awake, no? Sabihin niyo, kapatid, stay awake. Brothers or sisters, stay awake. Doon din sa likod, paki-greet ninyo na ano, good morning, no? Maligaya ako na andito ka. So yun po yung panawagan ng ating gospel ngayon as we celebrate today the first Sunday of Advent. Not the theme of our in this first day or in this first week of Advent, or first Sunday of Advent, it's about hope, diba? Kaya nga sa ating gospel ngayon, especially in our readings, especially in our gospel, Jesus invite us to stay awake. Kailangan mag-prepare tayo, diba? And then, because we don't know, for an hour, you do not expect the Son of Man will come. Yun lang naman talaga yung inaantay natin. We're waiting for the second coming of Christ. Diba? Kasi pumunta na siya dito, yung first coming niya. Until now, we're waiting for this second coming. Matanong niyo, Father, when will be the end of time? When will be yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi ko alam. Malay ko. I don't know. Maybe alam niyo po kung kailan, di ba? No, sino pong makapagsasabi dito kung kailan darating ng Diyos? Kasi nga, the meaning of Advent, from the Latin word Adventus, which means someone to come. Di ba? Meron tayo. Kaya nga, where the gospel today and throughout the season of Advent, it's a moment of preparation for the coming of our Lord Jesus Christ. And we don't know when will be, no? Malay ko po kung kailan siya darating. Wala naman pong talagang makapagsasabi sa atin kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Well, to begin with my homily or to begin with my reflection, I would like to share some quote coming from Greek philosopher Heraclitus, no? Siguro karamihan si, or iba sa inyo kilala si Heraclitus. Sabi po niya, according to Heraclitus, you cannot step into the same river twice because everything is in constant change. Lahat ng babago, di ba? Sabi ko nga sa tanong ko kanina, kailan po ba yung pagbabalik ng Diyos? Hindi ko alam, no? Kasi lahat naman ng mga bagay nagbabago. Before, kung failure ka sa business mo, nagsimula ka, pero ngayon may nabago. Gumanda yung negosyo mo. Gumanda yung relasyon mo doon sa asawa mo. Kung noon, parati kayong nag-aaway, no? At parati kang magalitin sa kanya, pero may movement, may development yung relationship nyo. Hindi talaga natin malalaman. Kasi everything is in constant change. Diba? Kung merong mga sakuna, meron naman tayong mga preparation na ginagawa. Kung may malaking bag, may mga malaking typhoon, may mga baha, meron naman tayong ginagawang mga preparation. Pero bakit meron pa rin namamatay? Bakit meron pa rin nabibiktima? Diba? So, ganun. Hindi naman tayo nagkulang. Kasi nga, hindi natin alam. Hindi natin alam anong mangyayari sa ating everything is in constant change. Lahat ay nagbabago. Hindi natin ini-expect. Sa buhay ko nga, sa pagkapari, hindi ko nag-expect na this year ay mamatayan ako ng dalawang immediate family members from my immediate family, very close to me. Ba? Wala talagang makapagsasabi, masaya ka noon, masaya ka ngayon, pero malay mo, mamaya iiyak ka na naman, malulungkot ka naman. Why? Because everything is in constant change. No? Sa mga life-changing natin, even sa pananampalataya natin, even in our faith sa church, pagsisilbi natin sa simbahan, may mga araw talaga na nananamlay tayo. May mga araw talaga na hindi tayo masaya na pumuntang simbahan. Ito ay chismis lang natin, no? May mga kaming mga pare, may mga araw talaga na wala din kaming ganang magmisa, pero kailangan magmisa kasi ito yung sinumpaan namin, di ba? May mga araw din na parang mabigat sa amin magmisa. Pero ngayon, masaya ako na nagmisa sa inyo. Ha?
you know, don't get me wrong. No, masaya ako na nagmisa sa inyo. Kasi mukhang first time ko magmisa dito ng Sunday. Buti na lang wala si Pati Ray. Nakapagmisa ako. So may mga araw na ganyan na maano, hindi tayo lahat talaga ay nagbabago. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari natin for the next few hours in our life. Lalo na if we speak about the reality of death, di ba? Kala natin mabubuhay pa siya ng matagal, pero ayun, biglang nagbago. Wala tayong pinangahawakan. Tinatakot ba tayo ng Diyos ngayon sa ating ebanghelyo? Do we need to be afraid? Because sabi nga niya, sabi nga sa ebanghelyo or in our reflection, hindi nga natin pinangahawakan ang ating buhay kasi lahat nagbabago. Meaning, we are in the midst of uncertainties and nothingness. No? Not knowing, hindi natin alam. Tinatakot ba tayo? Hindi tayo tinatakot ng Diyos sa ating ebanghelyo ngayon kahit walang kasiguruduhan ang buhay dahil sa pagbabago. Ang gusto niyang mangyari, the essence of Advent season is to place our trust and hope to God. That is the season of preparation. Hindi ka man nakapasa sa bar exam, failure ka man sa business, bumangon ka. Andiyan ang Diyos. Andang dumamay sa'yo. Failure ka man sa family mo, takot ka ng magmahal, bumangon ka. Handa ang Diyos na mahalin ka at sabihin sa'yo, sumubok ka ulit sa buhay. Failure ka man this year, malay mo, 2023, ba? Pinangakuan ka ng Diyos, meron akong biyayang ibibigay sa'yo. Meron akong grasyang ibibigay sa'yo na hindi ko pa binigay this year kasi baka hindi ka pa handa. Kaya don't lose hope. That is the essence of Advent. As we prepare ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ, no? Place our hope to Jesus. Yung pag-asa natin, ilagay natin sa Diyos. Precisely because there is joy in hoping. Diba? Nagiging masaya tayo kapag tayo ay umasa at bumangon ulit. Okay, failure man ako ngayon, hindi man nag-boom ang business ko. So, I have a big God. I have to trust myself to Him, di ba? I have to place my hope to Him. Yan yung ano natin, nagbabago man ang lahat, or we are in the midst of uncertainties and not knowing, pero I have a big God. No? Panindigan natin, no, na may pag-asa ang lahat. Kahit na failure tayo, may mga mistake tayo sa buhay natin, sa mga nagdaang araw, pero andyan ang Diyos. That is the meaning of Advent. Ang pagdating ng Diyos sa buhay mo. Ang pagdating ng Diyos sa buhay mo, mas makahulugan ang buhay mo kapag dumating ang Diyos sa buhay mo. Diba? So, though we are in the midst of uncertainties and not knowing, but God is always there to help us. All we have to do is to ask the grace. No? All we have to do is to expose ourselves to the source of blessing. All we have to do is to expose ourselves to the source of happiness. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Ilapit natin araw-araw ang pamumuhay at ang buhay natin sa Diyos. Kasi kapag lumayo tayo sa Diyos, isang resulta, walang direksyon ang buhay natin. Isang resulta, pariwala ang buhay natin. Isang resulta, our life becomes meaningless, no? Walang kahulugan. Pero kapag ang Diyos ay andyan na sa buhay mo, the advent of God, no? Andyan na sa buhay mo ang Diyos, mas nagkaroon ng kulay ang buhay mo. Mas nagkaroon ng kahulugan ang buhay mo. And that is the essence of the season of Advent, no? Jesus Christ is coming to your life, is coming to your life. All you have to do is to accept Jesus to your life and to place yourself, to place your hope to Jesus, your trust and your faith
to Him. Amen.